Hello everyone, welcome to Jose Rizal University and welcome to your respective courses. But most of all, welcome to my class. You can call me Sir Ariel and today we will be talking about the course information and what you need to know. So, ito yung day 1 natin. I am expecting na wala pa yung iba, but I hope na majority of you are already here in this class and present. Meron tayong kakaibang setup for this school SEM. As you all know, naka-blended learning tayo or mixed mode of learning, technology-based learning. So, ang focus natin is more of the canvas, yung pag-access natin ng inyong mga subjects. So, I won't be seeing you face-to-face this semester, but I hope when you come to Jose Rizal University on the next SEM, ay makikilala ninyo ako or makikilala ninyo ang isa't isa. Kasi ngayon, ang way of communication natin is through Canvas and other mode of communication. Okay, so hindi pa tayo magkaklase this meeting. Pag-usapan lang natin ang mga kailangan ninyong malaman dahil marami sa inyo ang bago sa JRU. Meron dito na mga graduate ng senior high school. So thank you for continuing your loyalty award. Mukhang may mga estudyante dito na mula elementary ay sa JRU na nag-aral. Pero sa iba na hindi pa, ngayon pa lang umapak sa eskwelahan ng ito, tapos virtual pa. So welcome to JRU. So I expect na marami sa inyo yung nangangapapa, hindi pa alam kung ano yung gagawin, natatakot at medyo kinakabahan. So okay lang yan, normal lang yan. This is your first day. And subukan natin na tanggalin ang mga kaba ninyo at yung mga anxiety ninyo sa course na ito or sa online classes in general. Okay, before natin pag-usapan yung course information, i-tackle ko lang muna yung JRU vision and mission, yung core values at saka yung mga institutional outcomes and learning objectives ng program at saka ng course. Okay? Pag-usapan natin yung JRU vision and mission. Alam niyo kung nakatapak na kayo sa JRU, tinapakan talaga, no? Kung nakapasok na kayo ng JRU, makikita kasi ninyo ito halos kung saan man kayo pumunta na mga building at saka mga classroom, nakapaskil doon yung vision and mission. Ang vision natin is for the JRU to be a market leader in the use of technology for innovation in teaching and learning and to produce graduates of social importance. At etong vision na ito ay medyo nakikita na natin ngayon at ma-apply na natin this semester because we will be using the technology for our teaching and learning. Okay, so with the goal na maging graduates kayo of social importance. And we should be ready sa mga changes. And unfortunately, medyo rapid, medyo abrupt, medyo madalian yung pag-shift natin sa online learning kasi dahil sa pandemic na ito. Pero kahit pa man na wala yung pandemic, ang JRU ay gumagamit na ng technology. Ginagamit na natin yung Canvas para sa ating mga courses or yung mga subjects na enrolled in college at even in the other divisions. Okay, so that is our vision. Ang mission naman ng JRU is to aim and develop its students to become useful and responsible citizens through the effective transfer of relevant knowledge and desirable values. So yung layunin ng eskwelahan ay makadevelop ng mga estudyante na may pakinabang at mga responsableng citizen mamamayan sa pamamagitan ng epektibong pagtatransfer o paglilipat ng mga kaalaman at mga values. So, ito ang mission ni JRU. Now, speaking of the core values, we have the three values, yung responsible, the considerate and courteous, and then with integrity. Pag sinabi nating responsible, it is a team player who is focused, attentive, give one's best, and is committed to the goals of the university. Kapag considerate and courteous naman, ang ibig nitong sabihin is a fair and caring person, fully aware of others' rights, feelings, and ideals.
Siya, with integrity naman, a person who acts truthfully, morally, and ethically. So, ang core values natin, para kabisaduhin ninyo ito, para matandaan ninyo, tandaan ninyo yung acronym na RCCI. Okay? Responsible, considerate, and courteous, and with integrity. Okay. Now that we are done with the core values, proceed tayo sa JRU, Institutional Outcome. A JRU graduate has the competencies and values in the disciplinary area completed that he or she is a useful and responsible citizen in the country. So, ang pinaka-target, kumbaga, yung aim ng eskwelahan, ng organization ni JRU is to provide or to get a graduate, no, na may mga competencies and values in your respective disciplines. Yung disciplinal area na tinutukoy natin dito is kung ano yung kurso na in-enroll ninyo. Again, in line with your mission, ano, for us to have a useful and responsible citizen in the country. Ito yung pinaka-outcome natin. Pag-usapan natin naman yung Program Educational Objective or the PEO. 3 to 5 years after completing the program, the students will. Yung first one is applicable for BSA. The second one is applicable for BSBA. The third one and the fourth one, applicable to all, pero merong points, may parts dito na applicable for BSA and applicable for BSBA. Basahin natin yung number one. The students will excel in their profession or career utilizing the knowledge acquired in the BSA program. So definitely, this is applicable for those students na enrolled in the accountancy program. O BSA stands for Bachelor of Science in Accountancy. Sa number two naman, applicable sa BSBA, o yung BSBA naman is Bachelor of Science in Business Administration. O, the students in this course excel in their profession or career utilizing the knowledge acquired in the Business Administration program. For the number three, for you to become effective collaborators and innovators in solving accounting issues for BSA, or Business Administration for BSBA, applying professional or technical skills and competencies to make a positive impact on society. And lastly, to be engaged in lifelong learning and professional development through self-study, continuing education, or graduate and professional studies. Kumbaga, ito yung pinakalayunin ng programa na ito, kung ano man yung kurso na in-enroll mo, kung saang discipline ka man, na 3 to 5 years after you graduate in JRU, after finishing this program, sana ma-target, maabot natin itong mga naka-identify dito. Okay? Now, proceed tayo sa student outcomes. And yung tinatawag natin na SO. Kanina, it is PEO, ngayon naman, SO. Basahin ko muna ito at this is applicable for the BSA students. After the completion of the program, yung ibig nitong sabihin na program is the course, ano, yung in-enroll mo, the BSA. Yung mga graduates ng BSA shall be able to take the Certified Public Accountant examination. Ang tawag natin doon is the CIPALE. CPALE or CPA Licensure Exam by showing excellence in financial accounting and reporting, auditing, advanced financial accounting and reporting, management advisory services, regulatory framework for business transactions, and taxation. O ito yung mga subjects na ito yung kailangan ninyong matutunan over the 4 years of stay here in JRU before you take the examination para maging ganap na CPA. Okay? Ito yung mga aalamin ninyo as you go along. Number two, exhibit accounting and auditing skills for employment in private establishments and government agencies. So, ma-apply ninyo yung mga natutunan ninyo dito sa college. Proceed tayo for the BSBA naman.
After completing this program, ang mga graduates na kagaya ninyo, o kaya sinasabi ko na kayo, because yun naman yung objective natin. Yun yung reason natin, ano, kaya tayo nag-enroll sa kurso na ito, and wag naman sana na mag-shift sa kung saan-saan paman. Para at least after 4 years, ay graduates na kayo. Number one, exhibit specialized knowledge and skills in the application of concepts and principles and reporting practice. So, meron kayong specialization, yung major ninyo, kung saan man kayo major. And in applying those concepts and principles in that you learned, and apply it in practice. And number two, select the proper decision-making tools to critically, analytically, and creatively solve accounting problems and drive results on specific environmental and global issues. So that is your second na SO. Now, the next two more items, two more SO, is applicable to all. Mapa BSA ka man or BSBA. Number one, to express oneself clearly and effectively with stakeholders in oral and written form using information and communication technology skills. So, syempre, kailangan na heads up tayo, no? Sa information technology, yung technology skills na kailangan ninyong matutunan, napaka-crucial niya na malaman ninyo. So, dapat magaling kayo because you have to be ahead. Kailangan meron kang edge sa iba pang mga competitors mo, sa iba mo pang mga kaklase, sa iba pang mga graduates ng the same program. Number two, demonstrate social responsibility with high personal, moral, and ethical standards. So this is more of the values, yung moral mo, yung ethics. Okay? So ito yung ating SO. Proceed naman tayo sa course learning outcome or the CLO. Ano naman yung CLO? Oh guys, ang CLO, ito yung target, ito yung nilalayon ng kurso. Pag matapos mo itong subject na ito. In this case, ang course na tinutukoy dito is your subject. And ito yung basic accounting, your accounting C101. At the end of this course, the student shall be able to, number one, demonstrate significant knowledge and understanding of the concept, principles, and ideas related to recognition, measurement, recording of business transactions. Second item, apply the learned concepts and skills in analyzing and solving simple to complex problems on accounting cycle of a service or merchandising business. Third item, ayan, makapag-construct and formulate applicable solutions to various case problems and be able to relate learned experiences and appreciation of the course. So, ito yung ating CLO. So now, proceed tayo at ipakikilala ko sa inyo kung sino yung head ng department or ng college kung saan kayo nakapabilang at kung sino yung chairperson. So welcome to the College of Business Administration and Accountancy. So you are in one college, yung BAA na tinatawag natin, yung acronym nitong Business Administration and Accountancy. And under the College of BAA, we are headed by Sir Leo Digario David, si Dr. Gary, you know. He is the Dean of the BAA. And under her is our chairperson, our chairwoman, si Ma'am Daisy de la Cruz. So silang dalawa ang ating mga boss under the College of BAA. At ang aking boss for this, ano, being the faculty of this BAA. Now, welcome to our class. This is Financial Accounting and Reporting 1 with Conceptual Framework and Accounting Standard, or the CFAS. This is a 6-unit course. So basically, pag chinek ninyo ang inyong mga student permits, o kaya pag tinignan ninyo ang inyong aims para sa schedules ninyo, makikita ninyo na yan yung nag-iisang 6 units. Sa madaling salita, ako ang inyong major subject, the basic accounting. Okay, this will be a prerequisite in your
subsequent accounting subjects, ano? Bago kayo makakuha ng ibang accounting subject, kailangan ninyong maipasa ang subject na ito. So I hope you will do your part. You will have to exert more effort because this is a major subject. And if you are an accountancy student, you have to build your foundations in this because this is the fundamentals of accounting. So kinakailangan na maging magaling ka dito. Kung hindi man maging magaling, eh, you strive more para mas ma-familiarize ka with the concepts para at least pagdating sa mga higher accounting subjects, eh, magiging easy na lang ito sa'yo. Oh guys, let me introduce myself. Pakilala ko lang yung aking sarili para lubusan nyo akong makilala. And huwag kayong mag-alala kasi kikilalanin ko din kayo later on through the canvas, okay? Oh, ang kinuhain ko dito sa aking profile ay facilitator. May difference yan between an instructor or a teacher. Kasi in our setup today on this semester, dahil new normal tayo, we will not be facing you on the classroom, ano. I will be facilitating you. I will be assisting you. I will be guiding you through the course modules that are available in the Canvas. Unlike kasi sa usual o yung traditional natin na face-to-face setup, na yung teacher yung nagtuturo, ano? More of nakadepende sa teacher yung mga instructions. Kaya oriented ito towards the teacher. Pero dito, ang center, yung emphasis, yung orientation ay sa inyo, sa mga estudyante. Kasi kayo mismo yung gagawa ng mga modules na nakalatag na. We will just be facilitating you. O, kaya natin ito tinawag na facilitator profile. Now, as you will all know, meron akong suffix sa aking pangalan, tatlong letra, the CPA. Yes, I am a certified public accountant and I've been a CPA for more than 7 years now. And mind you, I am a product of Jose Rizal University. So, alumni po ako ng Jose Rizal University and I graduated back in 2013. So, tama, March 2013. March or April, hindi ko na maalala. Anyway, para lang ma-encourage kayo, pero hindi sa pagmamayabang, ako ay nakapagtapos ng cum laude dito sa ating eskwelahan. So, masasabi ko na you are in good hands. Prove me wrong. Okay? And I am also currently taking the MBA program dito sa Jose Rizal University. Pero just to give you a konting story, I initially took up BS Chemistry sa UP Los Baños. Unlike before kasi, nung time namin, wala pang senior high school, so hindi na kami dumaan ng ABM or kung galing ka man sa STEM or sa GAS or sa UMS or sa ibang strands. Kami, from high school, diretso na kami ng college. So ngayon, nadagdagan ng 2 taon para mas fully equipped kayo, para mas ready kayo na humarap sa hamon ng buhay kapag kayo ay nakapagtapos na ng kolehiyo. Basta to cut the story short, from BS Chem, I eventually transferred to JRU to pursue the accountancy program. Now, this is my work experience for the past 7 years. Where currently I am teaching here in JRU on a part-time basis since last year. So medyo bago lang akong magturo dito sa JRU. Pero, you know, teaching is my passion. Kaya I am really proud to be part of the academe. To be teaching the students like you para matulungan ko kayo na mas ma-improve yung inyong foundations. Lalong-lalo na yung hina-handle ko ay basic accounting. O kung makikita ninyo, yung majority ng aking trabaho in the past, since 2014 hanggang 2018, actually, hanggang itong taon na ito, ay into audit. So, naging external auditor ako, naging internal auditor ako, from the public practice papunta sa private practice. Pero, kung makikita ninyo ano, sa bottom, sa pinakamababa, nag-start ako as a cashier. Wala kasing ano no trabaho na pagka-graduate mo nandoon ka na agad sa tuktok ng positions, sa tuktok ng organization. Unless you will start your own business, merong kang sariling
pondo para magtayo ng negosyo o kaya naman yung pamilya mo ay may business at ikaw ay tagapagmana. So, hindi mo na kailangan mag-umpisa sa baba. Pero majority naman kasi sa atin ay kailangan mag-umpisa sa pinakababa at minsan may mga hindi mapalad sa buhay na medyo kapos talaga financially na kailangan kumayod, magtrabaho. So, mga physical yung kanilang mga nagiging trabaho, yung experience nila sa trabaho. So, this is to give you an idea of how it is being done in the real world, ano? Yung actual na nangyayari. Para hindi masyado din mataas ang inyong expectation. Okay, now, eto na ang aking mga sections na i-handle. I will be handling the sections 101A, 103A, 104A, and 101F. Etong 101, 103, and 104 na may mga letter A, ang ibig sabihin niyan ay accountancy na accountancy class ito. So the 101A, hello sa inyo. We will be meeting on a Monday and Thursday every 7:30 to 10:30 a.m. So this is a 3 hours na class. Sa mga 103 naman dyan, you will follow 101. Ang oras ng klase natin ay 10:30 hanggang 1:30 p.m. So ihanda na ninyo ang mga lunch ninyo habang nakaharap kayo sa inyong mga computers. Sa 104A naman, ito naman yung panggabi, the same schedule, Monday and Thursday. Mag-uumpisa tayo ng 4:30 hanggang 7:30 p.m. So, i-ready naman ninyo ang inyong mga hapunan o kaya pang merienda sa gabi. Sige. Now, the 101F, ito yung hinahandle ko na BSBA na ang major nila ay Banking and Finance. So, 101F, ang klase ko sa inyo ay Tuesday and Friday sa oras na 10:30 hanggang 1:30 p.m. So, maaring tanungin ninyo, paano yung magiging setup natin, sir? Kasi hindi natin makikita ang isa't isa face-to-face. Note the following below, ano? During this time, I will be active and online in the Canvas for consultations and question and answer related to your course, modules, and the subject in general. So, we will be attending this specific time. Although flexible tayo dito sa ating learnings, ano, pero we will be following the schedule. So, expect that I will be checking your attendance if you are available, if you are online on those specific schedules. Pero hindi tayo necessarily na magkakandak ng video lectures. Ipapaliwanag ko ito later on sa inyo kung paano yung setup ng ating class discussions. Okay. But for the discussion forum part of your modules, later on, papakita ko din sa inyo kung ano yung tinutukoy ko dito. Meron kasi tayong mga discussions na sasagutan dito sa loob ng Canvas. Yung topics doon can run 24/7, kahit nalagpas sa ating mga schedule. So, although ito yung nakafix natin na schedule, pero since yung mga deadline nun flexible, pwede mo siyang sagutan kahit hindi sa oras na ito. Pero I encourage you na utilize this schedule para wala kayong maging problema sa iba niyong mga klase. Kasi may mga specific na schedule din sila and baka i-utilize din kasi nila yung schedules na yon. So magkakaroon kayo ng mga conflict. Okay? Kung kailan niyo siya sinagutan, basta within the deadline, I will be checking it and I will answer your responses kahit na outside my class schedule. So, almost 24/7 magiging available ako sa inyo. Kagaya ng sinabi ko, imamonitor ko yung attendance ninyo during this time, kung anong schedule ninyo. Pero, again, the individual activities may be done or may be conducted at your preferred time. Kung kailan mo siya gusto, as long as kaya mong i-manage yung oras mo ng mabuti at hindi ito makakaapekto sa ibang schedules mo, meaning sa ibang mga subjects mo. Meron tayong mga graded discussions and modular exercises na pwede mong gawin anytime
kasi meron akong duration dito na magiging available siya at ipapasa mo hanggang ganitong schedule, hanggang ganitong period. So not necessarily na within this time frame lamang. So para mas flexible tayo sa inyong mga oras. Pero kailangang ipasa ninyo ito within the deadline. Okay. Oh, now, makikita ninyo sa inyong canvas, or kung hindi nyo pa na-access yung canvas, o ipa-flash ko sa aking screen. Ayan, makita ninyo, under the first week, yung week 1 module, meron akong create na discussion forum na naka-entitled na Tell Me Something About Yourself. At dito, meron akong mga questions na nilatag, in-identify, para sagutan ninyo, para makilala ko naman kayo. So, answer it doon sa deadline. Although dito nakalagay until Tuesday, kasi nga yung isa kong klase ay Tuesday and Friday ang schedule. O, para makilala ko kayo, at kasi kapag nasagutan na ninyo ito, magiging available din ito sa inyong mga kaklase na nakasagot na nung discussion forum na yon. So para at least magkakakilala na kayo. Hindi ko lang alam kung nakilala na ninyo yung isa't isa. Okay. Ngayon, pag-usapan natin ang grading system ni JRU. Makikita ninyo sa screen ang breakdown kung paano kinocompute ang inyong mga grades. We have a 3 terms sa semester. Meron tayong prelims, meron tayong midterms, at meron tayong final term. So, kumbaga, yung period between August 10, which is your day 1, hanggang sa December, okay, mga first week ng December being the last date of your first semester, hahatiin natin yan sa 3 para magkaroon ka ng prelims, midterms, and final term. So, meron tayong 18 weeks. So, 6 weeks kada terms. Now, kada term, meron tayong grading dyan. Kasi ang prelims mo will be the 30% of your final grade. So, this one. At yung midterm grade mo naman ay also 30% of your final grade. Now, the final term grade, ito yung medyo mas malaki kasi ito ay 40% ng iyong final grade. Kaya 30 plus 30 plus 40 for a total of 100%. Ngayon, kada prelims, midterm, finals, nahahati yan sa mga written works, performance tasks, product, at saka major exam. In a traditional na face-to-face setting, ang written works, usually nanggagaling yan sa mga quizzes na minimum ay 2. Pagdating naman sa performance tasks, ito ang nangyayari ay mga nanggagaling ito sa board works o yung mga recitations, mga sheet works, at saka mga assignments. Samantalang yung product naman, ito ay nanggagaling sa mga group activities, reporting, and case analysis. At yung major exam, ito yung term exam mo. Prelim exam, midterm exam, final exam. O, makikita ninyo dito, may percentages din yan na pagkahati-hati. Yung written works, 40%. Yung performance task, 20%. Yung product, 10%. At saka yung major exam, 30%. For a total of 100%. O the same for midterms, the same for finals. Nagulo ka na. Sir, medyo nalilito ako sa percentages. Kasi 100%, pero dito may nakalagay 30% yung prelims, 30% yung midterms, 40% yung final term. Paano po ba ito kinukompute? Okay, so para i-guide ko kayo, meron akong example dito na ni-ready. Assuming meron tayong grades na actual na nanggaling sa prelims mo. Para maipakita lang natin yung grade breakdown. O kunwari, yung average ng written works mo na 40% ng yung prelim grade, ang nakuha mo doon ay 90. Okay? O ang 90, 40% na yan. Ang performance task mo, which is 20%, kunwari, ang nakuha mo dyan na grade ay 88. Samantalang yung product na 10%, ang nakuha mo ay 93. And then, sa prelim exam mo, ang nakuha mo ay 84, o medyo mababa.
At ang binubuo nito ay 30% ng yung prelim grade. So, para makuha natin yung grade mo for the prelims, 40% times 90 sa written works, ang makukuha mo dito 36. O, performance task, 20% times 88, ang makukuha mo dyan, 17.6. Ang product naman, 10% times 93, ang makukuha mo ay 99.3. Samantalang sa major exam, 30% times 84, ang makukuha mo ay 25.2. Ngayon, i-add mo itong apat, 36 plus 17.6 plus 9.3 plus 25.2, ang makukuha mo dyan ay 88.1. Or pag kinonvert natin yan sa grading system ni JRU na between 1 to 3.5, ang score mo, ang grade mo for prelims ay 2.2. O ngayon, ang 2.2 mo, yan ay prelims grade, pero ito ay 30% ng iyong final grade. So para maintindihan natin yan, i-plot natin itong final na prelim grade mo dito sa baba. 2.2. Ngayon, doing the same na computation, assuming nung midterms, ang nakuha mong score ay 2 at nung final term, ang nakuha mong grade ay 1.5. O, gagawin natin, multiply natin ito sa 30% for prelims, 30% for midterms, and 40% for final term. O, 2.2 times 30 equals 0.66. 2 times 30%, that is 0.6. And 1.5 times 40%, that is 0.6. Pag inadd natin yan, ang makukuha mo ay 1.86. At sa AIMS, sa system na ginagamit natin in encoding your grades, pag final grade ng pinag-uusapan, nira-round off yan, ang magiging final grade mo ay 1.9. Etong 1.9 na ito, ito yung pinakamagiging grade mo for the subject. Hindi lamang for the prelims. Yung 2.2, grade mo ito for prelims, pero 30% kasi yan ng final grade mo. Okay, so malinaw? Kung medyo nalalabuan kayo dyan, lapit lang kayo sa akin, tanungin nyo lang ako para mas maipaliwanag ko ito ng mabuti. Now, additional info sa grading system. Dito sa setup natin na blended learning, na flexible learning tayo, technology-based, especially in my class, doon sa apat na hinahandle ko na sections, yung written works and performance tasks will be coming from your modular exercises. Yung mga assessments natin kada modules or kada chapter. So, 40 plus 20, that is 60%. Samantalang itong product naman ay manggagaling sa mga graded discussions na makikita ninyo sa Canvas. Kasi kung nakita na ninyo by now yung Canvas ninyo, na kapag walkthrough na, naikot nyo na yan, may nakikita na nga ako sa inyo na ilang oras nang nakapag-log sa Canvas nila. Mukhang nag-explore na. So, makikita ninyo dyan, may mga nakaredy na ng mga modular exercises at saka mga graded discussions, pero nakalock pa yan. Hindi nyo pa siya pwedeng ma-access. On a specific date pa siya magiging open. Yun nga lang, based on judgment, based on my call, no, depende kung kumusta yung nagiging response ng buong klase, maaring mag-modify ako, maaring mag-revise ako ng mga modular exercises na naka-upload na sa Canvas as necessary, kung kinakailangan lang naman. Okay? So, ganyan yung aking setup for my class. I don't know for the other sections kung paano yung magiging diskarte nila, pero we will be following this grading system. Ito pa rin yung susundan natin. Okay? Now, ang perfect grade ay 1 at ang equivalent niyan ay 100. Ang passing grade natin ay 3.5. Hindi tayo 3 dito sa JRU, ano? Kung hindi, 3.5. Ang 3.5 is 75%. Ngayon, kung ang final grade mo ay naging 3.56, nako, pagdating kay AIMS,
I-round off nyo yan sa 5. Ang failing grade kasi natin ay 5. Okay? Bagsak. Ngayon, doon sa mga BSA na estudyante, meron tayong maintaining grade po. Tandaan ninyo ito. Kasi kahit na pumasa ka, kasi ang passing grade natin ay 3.5, pero para mapagpatuloy mo ang iyong accountancy program, kailangan mag-maintain tayo ng grade na hindi bababa sa 2.5. At ang 2.5 ay 85%. So, tandaan po ninyo yan. 2.5 kung ikaw ay BSA. So, kailangan na mo-monitor mo ang iyong grades din para makapagtuloy ka sa BSA program. O, siya nga pala, papaano natin nakocompute yung conversion, yung grade natin? Kasi makikita mo dito, meron akong naka-asterisk base 50. Naka-base 50 kasi tayo dito sa ating klase. Ang ibig sabihin nitong base 50 ay ganito. Sakali na meron kang 50 items na test, ang nakuha mong grade ay 30. Pag kinompute mo kasi yan, pag yung 30, divide mo yan ng 50, ang result dyan ay 60%. Yung 60% na yan ay zero base. Okay? Pero sa base 50, makikita mo dito yung sample formula. Yung 60%, which is 30 over 50, i-times natin yan ng 50, tapos i-plus natin ng 50, ang equivalent grade niyan ay 80%. So, yan yung magiging grade mo for that particular na test. Yan yung ibig nating sabihin sa base 50. O, ngayon, sir, sandali po. Clarify lang namin, BSA po kami. Paano kung ikaw ay BSA student? O kaya, andyan ka sa BSBA, plano mo lumipat, gusto mong mag-BSA in the future. Pero hindi ka nakakuha ng 2.5 na maintaining grade. Sabihin na natin na ang nakuha mong grade ay 2.7. Ang sagot dyan, pwede mong ulitin yung subject ng isang beses pa para makuha mo ang maintaining grade na 2.5. O ngayon siya nga pala, every end of the term, kapag nakapag-compute na kami ng mga grades ninyo, pag available na lahat ng mga grades, o, i-encode namin yan sa AIMS, and then, after a week of encoding, magiging available na yan sa inyong mga AIMS. Makikita na ninyo ang inyong mga grades. Usually, it is after a week or 2 weeks after our preliminary exams. Pero hindi yan lalagpas ng 2 weeks. O guys, hindi sa Canvas, kung hindi sa JRUAIMS. O, mayroon kayong access dyan. Alam ninyo kung papaano para doon sa mga hindi pa familiar dito sa AIMS. O, this is our roadmap. Yung breakdown ng ating mga chapters, ng ating buong course. So, today is the first day, yung day 1 natin, ng week 1. So, ang prelims, eto ang coverage. Ang midterms, eto ang coverage. At yung final term, eto ang coverage. Sa prelims, we will be talking of the introduction to accounting. Eto yung mga accounting concepts and principles. And then, we will proceed with the recording of business transactions for weeks 3 and 4. Dito natin pag-uusapan yung mga journalizing, posting, trial balance preparation. Okay? And then on week 5, the adjusting process. Makikita mo, may nag-skip tayo, no? Week 5 tapos dito sa baba, week 7 na. Ang week 6 kasi natin, naka-designate yan for the prelim exam. Okay? Oh, sa midterm naman, we will start with the completion of your accounting cycle. Karugtong ng adjusting process. Week 7 and 8. And then, tapos na tayo sa buong accounting cycle. Ito yung bookkeeping aspect ng accounting. After that, we will proceed with merchandising business, mga other topics, o weeks 9 to 10. And then, accounting information system, week 11. O the same, week 12 is designated for your midterm exam. Kaya sa mga modules nyo rin, makikita nyo dyan na walang week 6, walang week 12, walang week 18. So, hindi ko muna ito pinublish kasi baka may mga changes pa within the department.
Okay. Now, yung final term mo, mag-uumpisa ng week 13. Ang topic natin dito ay internal control and cash. And then, followed by weeks 14 and 15 for the receivables. And week 16 and 17 for the merchandise inventory. On week 18, eto naman yung ating final exam. And so, matatapos na rin ang ating semester and it will be on December. So that is our roadmap for the first semester of the school year 2020 to 2021. So maaari nating masabi na countdown to Christmas. Kasi after this break, Christmas break nyo na. The textbook that we will be adapting is Financial Accounting and Reporting 1 by Virgilio Avila and Daisy de la Cruz. So this is an in-house book. Daisy de la Cruz, if you are familiar, this is our chairman. Virgilio Avila is a former faculty of Jose Rizal University sa Kasamaang Palad, and may his soul rest in peace. Siya ay pumanaw nitong nakaraang buwan, noong Marso. Okay, so isa siya sa mga magagaling na professor ng Jose Rizal University. O, eto yung reference ng ating mga course modules na pinagbasehan din ng aking mga video lectures. Okay. Unfortunately, dahil tayo ay naka-online at mukhang matagal pa bago payagan yung mga face-to-face, eto kasi ay available lamang sa bookstore within the university. So, baka hindi kayo i-require na bumili ng libro. So, kailangan maging resourceful kayo. Kung may mga libro kayo na ginagamit nung senior high school, you can use it with reference to my video lectures. Our class is a mixed mode of learning, synchronous and asynchronous. Pag sinabing synchronous, more of real-time kasi yung discussion. Kapag face-to-face classes, di ba, nakikita mo yung prof mo, nakikita ng prof yung kanyang mga estudyante, real-time. Dito sa ating setup, in an online environment, pwede kasi yung synchronous, pero ito yung mga video conferencing. Yung halimbawa, sige, magkita tayo sa Zoom, magkaroon tayo ng video conference, attend kayo. However, ang ating inclination is more of asynchronous. Ang synchronous pa rin tayo in the sense na kung may chat kayo, available ako sa Canvas, pero more of offline. Hindi siya yung mga video, more of chatting and availability doon sa Canvas. Kasi yung ating klase, naka-ready for modular, available na yung mga activities, meron na tayong instructions, you will be guided. So self-learning ito, pero syempre, ipa-facilitate ko kayo sa kung ano yung mga kailangan ninyong matutunan, at kung may mga questions kayo, I will be here to assist, to guide, and to answer your queries. So, combination ng synchronous and asynchronous, pero more of asynchronous yung ating approach. Now, to help you with your Canvas, kung meron pa sa inyo medyo nalilito, okay, meron akong papakita sa inyo, i-walkthrough ko kayo sa Canvas para makita ninyo yung nilalaman nito, and later on, bibigyan ko rin kayo ng instructions for the first 2 weeks. Pero kung may mga questions kayo related sa Canvas, please visit your JRU's website. Baka nandoon yung inyong mga katanungan. Ito yung link niya. Okay, kung hindi man, copy nyo siya, post nyo sa mga browser ninyo, o kaya punta kayo sa JRU website mismo. Nandoon ang mga tanong ninyo about your Canvas. O sa ngayon, ipapakita ko muna sa inyo yung Canvas gamit yung aking cellphone. Pwede kasi kayong gumamit or pwede kayong umaccess ng Canvas gamit ang inyong mga cellphone. Yun nga lang, kailangan mo muna itong i-download. At para ma-access mo yung Canvas, kailangan meron kang internet connection. The same naman syempre kahit gagamit ka ng laptop or desktop computer, kailangan meron kang internet. So kung ikaw ay isang Android user, punta ka lamang sa Play Store para hanapin ang Canvas for Student. O eto, Canvas Student, eto yung hahanapin mo at makikita mo yan. The Canvas Student Instructure. Yun nga lang, sa akin naka-download na kasi siya, so hindi ko na siya kailangan i-download. And since I am your facilitator, I am the professor, meron din akong Canvas for Teacher.
And in this case, dito ko ito ina-access. Makikita ko lahat ng mga available na Canvas courses na nakapublished. By the way, kung ikaw ay isang iPhone user, o kailangan mo rin itong i-check sa iyong equivalent na Play Store. Safari ba? Nakalimutan ko na. Anyway, kailangan mo rin siyang i-download. Meron din itong version na pang iPhone. So dito makikita ko, meron akong tinuturuan ngayong SEM, si 101, si 103, si 104, at saka si 101F. So, para i-align natin ito sa kung ano yung nakikita mismo ng screen mo, mag-access lang ako ng isa kong account, si 101A. Okay, so may mga iba kasing mga menu dito na hindi available sa inyo, like their people, tsaka yung mga analytics. So, select ko lang muna itong student view para makikita ko ay kung ano yung nakikita ng mga student. So, in your Canvas account, ito na ang inyong makikita. So, you will see here if you are using this one, yung mobile, nandyan yung announcement, the assignment, discussions, grade, pages, file, syllabus, so on and so forth. Okay, yung announcement, meron akong niready dyan, may nilagay ako before, pero baka i-edit ko pa siya. Ito lang yung aking welcome remarks para sa inyo, pero may info dyan na mukhang kailangan kong i-update. And oops, meron na pala kayong mga replies. Hindi ko lang ito nakikita pa kasi meron pa akong ibang mga ina-account. Anyway, next week pa naman or sa Monday. Although kapag nabasa nyo na ito or napanood nyo na ito, so ibig sabihin, Lunes na. Umpisa na ng klase. O kaya doon sa 101F, Martes na. Okay, so basahin nyo yung announcement ko. At kapag may mga bago akong ilalagay na announcement, makikita nyo siya under this menu. Assignments, dito nyo makikita yung mga graded discussions. Dito medyo makikita mo, hindi nga lang naka-arrange yung maayos kasi hindi ito nasusort out ni Canvas. Andito yung mga assessment at saka yung mga modular discussions. Pero huwag kayong pumunta dyan kung hindi dito kayo sa modules pumunta para naka-sort out. Kasi dito naka-organize na siya per week. Kung ano yung mga kailangan ninyong gawin. So halimbawa, on the first week, ito yung mga kailangan ninyong ma-accomplish. Tapos, pagtapos ka na dyan, on the second week, pagpasukan na ng second week, ito naman yung mga kailangan ninyo. So on, and so forth. Although, ito kasi, yung iba dyan, hangkat hindi pa available, hangkat hindi pa due, hindi pa yan available. So, kung nasa week 1 pa lang tayo, kahit na i-select mo yung week 3, hindi mo pa ito makikita. Kasi pag clinic mo yan, lalabas dyan, this topic is locked until August 24. Although, for advanced studying, niready ko na itong mga module instructions at saka yung mga modular guide. Makikita nyo na siya dyan mismo. Pero yung mga sasagutan ninyo na mga activities, yung discussions at saka yung mga modular exercises through the assessments, hindi nyo pa siya makikita. Nakalock pa yan. Okay? Ano yung mga kailangan ninyong gawin for this week? For week 1. Ito yung mga kailangan ninyong gawin. Kagaya nga ng sinabi ko sa umpisa, wala pa tayong class this meeting on our day 1. So, hindi, pwede nyo munang i-skip yung mga modular guide at saka yung modular instructions. Pero, kailangan ninyong maipasa, kailangan ninyong magawa. Itong tell me something about yourself and then you know you're learning. Yung tell me something about yourself, ito yung introduction ninyo. Pagpapakilala ninyo sa akin, at saka pag nakita ninyo ito at nakapag-post na kayo, sumagot na kayo, yung mga kaklase ninyo na sumagot na rin ito ay mababasa din nila yung mga sagot ng iba pang mga kaklase na nag-answer na. Pero sa ngayon, nakalock pa ito, sa August 10 pa ito magiging available ng umaga. O kapag na-access nyo na, ibig sabihin, from the time na pinapanood nyo ito, ay August 10 na, or lagpas. Yung Know Your Learner naman, ito ay survey form. May mga questionnaires kasi ako dyan na kailangan kong ipagawa sa inyo para ma-assess ko yung ilan sa mga kailangan kong malaman about sa inyo na may kinalaman sa ating discussion, sa ating course modules. Yun nga lang, dito, kailangan mong mag-register. Kailangan naka-enroll ka sa JRU account. Anyway,
Pag nag-o-open ka naman kasi ng Canvas, nakasync naman ito sa iyong Canvas account, sa iyong JRU account. So, kailangan mo lang mag-register dito, mag-sign in. Pagka-log ninyo dyan, ito yung ating survey, student survey form. So, kailangan nyo lang sagutan ito. And then, after you answer it, it will be submitted eventually. So, dito yan. Okay? So, yan yung laman niyan. At pakisagutan na lang, please. Okay, go back lang ako sa ating Canvas account. Okay. Oh, anyway, kung gusto mo nang mag-advanced study, although ito ay para pa naman sa susunod na meeting sa Thursday, especially itong mga module discussions, I will be asking you to post your responses para lang matest din natin, matest ninyo yung ating Canvas. Nakalock pa ito sa August 13 pa ito magiging available para sa mga klase ko na Monday and Thursday. Sa 101F, magiging available ito ng August 14. Okay? O, para guided kayo, yung modular instructions, halimbawa for week 1, ang applicable na guide sa inyo ay si Module 1 Instructions. So, nandito yung mga kailangan ninyong basahin, malaman para guided kayo sa kung ano yung mga kailangan ninyong gawin for that week. So, ito yung pinaka-modular instructions. Ito yung ating learning objectives. Papaano natin makukomplete yung module o yung readings. Ano yung mga kailangan ninyong mabasa. At ito ay naka-align doon sa ating module guide. Papakita ko after this. Ito yung mga applicable na mga video lectures. So, papakita ko din ito paglabas natin sa Word file na ito. Student interaction. For this module, kailangan mo makipag-interact, kailangan mong sagutan itong mga nandito. Tapos, yung assessment, kung applicable, lalabas siya dyan. Now, related to this is your module guide. Etong module guide, ito yung PDF file. Open ko lang. So, makikita ninyo dito yung PDF copy ng mga lectures na naka-align sa aking mga video lectures. O, minsan, you have to be very patient kung medyo intermittent ang inyong internet connection. Kung gusto ninyo, pwede nyo naman siyang i-download. Pero in my case, hindi ko na lang siya i-download para maipakita ko lang sa inyo kung paano siya ginagawa. Please internet, makisama ka. During this time kasi umuulan habang ginagawa ko ito, so medyo nangipangit din yung internet connection kapag maulan. So hopefully sa inyong mga lugar okay naman. Ayan, na-open ko na. Nandun lang ako sa gitna sa ibang ano. Makikita ninyo dito, ito yung mga slides kumbaga ng aking PowerPoint presentation na ginagamit sa aking mga video lectures. So makikita ninyo dyan yung mga kailangan ninyong maintindihan. So ito yung dami. So ilimbawa, itong part na ito ay 85 of 131. So ito yung kailangan ninyong basahin. Pero may guide naman siya doon kung ano yung mga pages. Then dito siya sa module instructions, kagaya ng pinakita ko. Kailangan nyo lang siyang basahin maigi. Now, the link to video lectures, dahil pinopost ko sa YouTube sa aking channel, and my channel is Accounting Exemplified, ito yung mga related na mga video lectures na kailangan ninyong panoorin at i-align doon sa PDF copy na binabasa ninyo. So, hindi nyo na kailangan pumunta sa YouTube para ipanoorin yon. Kailangan mo lang itong i-click. Tapos, magpi-play na siya within Canvas. So, unmute. Hello, magandang hapon. Hello. Welcome back sa ating channel. Pagpasensyahan nyo na lang yung aking mga unang video lectures kasi nangangapa pa rin ako bago lang ako sa YouTube that time. So, hindi ko alam kung paano gawin ito. At saka, medyo vague lang yung mga umpisa kasi puro mukha yung nakikita ko. Anyway, pagdating naman sa mga bandang dulo, okay naman na. So, halimbawa, sa episode 9. Hi, guys. Welcome back to our channel. Economic resources na ito ay umiikot lamang. So, basically, it's a cycle. And when we are talking of cycles, in this... Depende lang yata sa inyong mga phones kung pwede siyang nakahiga. Pero sa mga subsequent na mga video lectures ko,
o maayos naman na siya, pwede mo na siyang ma-maximize. Okay? So, yan yung mga applicable na mga video lectures. Kailangan nyo lang siyang i-click select. So, I hope you are guided by this. And then, ito yung mga related the discussions. Now, kung meron kayong question, kailangan ninyo siyang ilagay dito sa ating class Q&A. So, discussion forum lang din ito. Para kung sakali may tanong kayo, masagot ko kayo, and then makikita din ng mga kaklase ninyo na sumagot dito sa Q&A na ito. Anyway pala, naka-format naman siya na kahit hindi ka sumagot, makikita pa rin ng ibang mga kaklase. Unlike doon sa discussion forum na yung mga graded discussions na kailangan mo munang sumagot para makita mo yung sagot ng ibang mga kaklase ninyo. Okay, so basically that's my walkthrough for Canvas para doon sa mga gagawin ninyo. Now, ang week 2 ay continuation ng week 1 kasi this is chapter 1, Introduction to Accounting. So, guided din kayo. Usually, yung mga assessments ginagawa every other week. So, dito makikita mo na rin may mga assessment. Para i-assess, i-test, bigyan ko kayo ng mga exercises na applicable doon sa chapter na yon para malaman kung kumusta yung inyong mga natutunan, yung mga pag-aaral ninyo for that specific chapter. Nakalock pa siya, hindi pa siya magiging available on the specific schedule. Okay? So, you have just to play around with your Canvas. O, eto sa aking mobile application. Now, pwede nyo rin ito makita sa desktop. Ipapakita ko right after this one. So, if you have any questions pala, please let me know through the Canvas or kung gusto nyo, i-type nyo rin dito sa ating account, dito sa channel na ito. Now, when you are using your laptop or your desktop computer para ma-access ninyo ang inyong Canvas account, kailangan naka-login kayo sa iyong JRU email. Otherwise, hindi ninyo ito ma-access. And kapag nandun na kayo sa inyong email account ng JRU, i-select ninyo ito, itong Google Apps, then hanapin ninyo dito ang Canvas. Nandito siya banda sa baba, pinakababa at ito. Now, you have to click this one para mag-load ang iyong Canvas account and then kailangan mong i-login gamit ang iyong JRU account. So, in this case, after that, lalabas na ang iyong mga courses. Kung ano yung mga na-enroll mo. Like in this case, although on my part, ito yung mga hinahawakan ko ng mga klase. Gamitin ko naman muna si 103A. Okay? Now, para ma-align ko lang again ito sa inyo, puntahan ko lang yung student view para only the menu, only the modules that are visible will be available in this case. Okay, so makikita ninyo, ito lang din naman yung available ng mga kagaya nung nasa mobile, di ba, na pinakita ko, ganito lang yung magiging view niya. So, basically, it's the same. Dito, makikita nyo yung mga to-do. Ano yung mga kailangan nyong gawin on a specific date. Kasi, halimbawa, si course information and what you need to know, nakalagay yan dito, available ng August 10, available ng August 10, tapos yung deadline din nito is kailangan matapos within that date. Okay? O, kung makikita mo, galing ka sa module, dinirect ka niya sa pages. So, interconnected itong mga ito. Pero, kung halimbawa, naligaw ka na, hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Kasi, halimbawa, dito sa assignment, labo-labo, halo-halo yung mga activities. O, kailangan mong pumunta doon sa modules. Nandito lang lahat ng mga kailangan mong gawin. At para guided ka on a week-to-week basis. Since available dito lahat hanggang week 17, o, huwag kang apekto, huwag mo munang pansinin yung ibang mga weeks na hindi pa naman dadating. So, doon ka muna sa current week para yun muna yung gawin mo. Now, kung tapos ka na, nakapagpasa ka na ng mga kailangan, halimbawa, nasagutan mo na yung mga module discussions, tapos yung mga assessments applicable for that weeks. So, halimbawa, dito sa week 2, napasa mo na to. Well, then, punta ka na dun sa week 3. Anyway, available naman yung mga module instructions, at saka yung mga modular guides, at saka yung links to my video lectures. Oh, by the way, ang kaibahan niyan dito,
kapag dito ka nag-access, halimbawa yung module instructions ko, pag in-access mo yan, pag in-open mo siya dito sa desktop or sa laptop, pwede mo rin siyang i-view or pwede mo siyang i-download. Maganda kung i-download mo para available siya kahit wala kang internet, ma-access mo siya. Pero kung ayaw mo namang i-download, gusto mo na diretso na dito, sir, mabilis naman yung aking internet connection, eh di wow. Sana all. Ayan, so makikita mo naman siya dito. Anyway, so ganyan lang din naman siya, ang itsura niya sa ating desktop view or sa laptop view. By the way, every meeting sa oras na naka-assign, kung ano yung schedule ninyo, andito lang ako, online lang ako through the chat. So mag-chat ako dito, hi, hello. Dito rin ako magmo-monitor ng mga attendance ninyo. Okay? So, kung meron kayong mga questions, please let me know. By the way, the files that are uploaded here are available in this file menu. Nandiyan siya. Pero, connected naman yan doon sa mga modules mo on a week-to-week basis. So, doon ka na lang sa pinaka-modules para hindi ka na maligaw-ligaw. Yung grades pala dito, hindi ko ito masyado gagawin. Hindi ko ilalagay. Although, kapag may result na yung mga quizzes ninyo, yung mga assessments ninyo, i-re-reflect ko yung grade, pero ipopost ko ito sa ating AIMS. Yung AIMS is a separate na website. Okay? So, guys, if you have any questions, please let me know. Kung may tanong kayo about dito sa Canvas, go to the JRU website at hanapin ninyo yung applicable na link. Let me see kung nai-copy ko pa yon. Anyway, sandali. Hanapin ko sa inyo, no? Para lang maipakita ko sa inyo. Kung may mga questions pa rin kayo sa Canvas, sa pag-access nito, paano mag-navigate. So, nandito lang siya. I-redirect lang kayo. Nilagay ko din ito doon sa aking PowerPoint presentation. Copy nyo lang yung link, yung URL, para ma-redirect kayo dito sa page mismo that is within the JRU website. Okay, so eto na siya. Eto yung mga common questions, mga frequently asked questions. What do I need to join in my online class? How will I check my class schedule? Where and how to access Canvas? Okay, so andito yung step-by-step instructions. How do I use the Canvas dashboard? So on and so forth. Okay, so I hope by now medyo familiar ka na sa Canvas mo para at least hindi ka na mahirapan. Kaya itong ating week 1 ay especially itong first meeting is intended for you to be familiar with your account because Canvas is our learning management system. And although in-invite ko kayo sa aking group sa FB para kung may mga instructions prior to this meeting ay maipopost ko doon, especially na yung iba nangangapa pa rin. And just so you know, yung pinaka-reference ng aking mga video lectures ay nasa YouTube page, nasa YouTube account ko, and that is Accounting Exemplified. Pakita ko nga lang. Nandito sa aking YouTube account, yung aking mga video lectures, pero para hindi kayo maligaw, punta kayo sa playlist. Nandito sa playlist, hanapin ninyo si Basic Accounting, the Taglish version. Andito na lahat ng mga video lectures ko mula sa umpisa hanggang sa dulo ng ating semester, hanggang episode 60. So ready na tayo dyan guys, naka-prepare na ako sa inyo. And stay tuned lang kayo, pwede nyong i-hit yung notification bell para from time to time kasi sasabayan ko kayo ng mga exercises, mga additional computations related doon sa topic natin for the week. So better na naka-subscribe kayo sa aking channel at you hit the notification bell. Kunwari, vlogger tayo. Okay, and by the way guys, for the first week, meron akong nagawa, kasi ina-anticipate ko baka magkaroon ako ng mga Chinese students, meron akong nagawa dito na English version, pero applicable ito sa week 1 lang. Episodes 1, 2, and 3 hanggang sa forms and activities in a business organization. Wala lang itong mukha ko. Diretso, seryosong serious mode na discussion. Okay? So, what else do I need to discuss with you? Anyway,
Kung may mga questions kayo, andito lang naman ako. I am available 24/7 as long as I am free. You can have a chit chat with me here. So maraming salamat guys sa panunood. I hope you are guided already with my lectures here. And thank you, maraming salamat. Sana maging maganda yung inyong experience sa ating semester na ito. At least on my part because I am your major subject. So maraming salamat. This is me, your professor, Ariel Serrano. And I'll hope to see you around on the next meetings. Thank you and bye-bye.